What's up, everyone? Welcome back to the Road Show here on Wish 107.5. We got four gentlemen to my right. What's up, guys? Introduce yourselves, please. Yeah. Curse One. Smack Glass. Flick G. Dello. That was the hardest time reading all your names. Welcome, welcome, welcome. Yeah. Is it your first time for all of you? First time. Wonderful. Is there like a band name for you guys? Like Vertical Brothers. Vertical Brothers? Dahil under kami sa Vertical Brew Music. Ako naman. Para trip lang eh. So welcome. Absolutely welcome. They're going to be singing songs for you guys. Before anything else, we talk about the music and all of that. Tell everyone how to follow you guys on the internet. Pwede nyo kayo follow sa Facebook. Type nyo lang Curse One. Tapos sa Spotify, ganun din. Search nyo lang Curse One. Tapos pwede kayo mag-download ng aking backtone ko. Just type Curse One 25677. Yan, follow nyo rin kami sa Spotify, Vertical Brew Music. At syempre yung kakalabas lang namin na Rapustic, supportahan nyo po. Ayan. Syempre sa sa channel namin sa YouTube, mag-subscribe din po kayo para maka-update kayo sa mga bagong music videos at mga single namin papalabas sa Vertical Brew Music. Ayan, sa akin naman, pa-follow na lang ako, Raymond Rivera 81, tsaka Flick G, FlickG. Tapos pa-follow na rin ang Vertical Brew Music sa Facebook at sa YouTube. Pa-subscribe na lang para malaman nyo yung mga update namin, tapos yung mga shows namin. Yun. At syempre sa akin, social media account ko, isa lang, Deloinks, DELOINKS sa lahat, Facebook account. Deloink? Deloinks. Facebook account, Instagram, Twitter, pati bank accounts naman yun. Deloinks. Bank account? Put money in my savings, please. Now guys, this is what I wanted to ask you guys. How is the rap scene doing in the country? Sa ngayon, salamat na kasama kami sa movement ng hip-hop ngayon. Pero ever since naman, tulad ko, talagang fanatic ako ng hip-hop, Andrew E. Francis and Michael V. pa dati. Tapos ngayon, nabigyan ng break, lalo na dahil may social media. So, nakatulong yung social media sa galawan sa movement ng hip-hop. At medyo na-appreciate na siya ng mas maraming tao. Natanggap na siya ng mas nakararaming tao, hindi katulad dati. Kasi dati parang close genre lang ang tingin sa hip-hop. Pero ngayon, angat na siya sa mainstream. Kaya nagpapasalamat kami sa lahat ng open-minded na sumusuporta. OPM hip-hop, tsaka mga iba't ibang klaseng hip-hop, alam na rin nila. Yun, syempre, malaki yung tulong sa amin ng rap battle scene. Kaya mas lalo na boost yung pagiging namin na rap artist namin. Siguro doon kami mas lalo napansin ng mga tao hanggang sa dumami na rin yung sumusuporta sa mga music namin, sa OPM. Yun, siguro hagdan-hagdan lang yung step na yung bawat hakbang namin. Yun, malawak na ngayon ang hip-hop. Masaya kami para. Yeah, nagpapasalamat kami sa underground and mainstream, lalo na sa Vertical Bro Music. Nagkasama-sama kami mga gumagawa ng music. Kasi kami, iba-iba rin eh. Si Curse One, iba yung yung fan base niya, tapos si Smaglas, tapos si Dello, iba-iba, tapos pinagsama lahat ng style. Kaya medyo iba rin yung kinalabasan, kaya mas marami rin talagang tumangkilik. Wonderful. Now, about your names. How did you get the name Dello? Tunay ko pangalan ni Wendell De Jesus Catmaitan, parang pang doktor. Then yun yung talaga, tawag sa akin ng mga classmate. Kasi dati maliit lang ako na bata dati, lagi ako sa unahan ng pila. Then madalas na uutusan ng mga mas nakakataas sa akin na kaklase. So Dello, Del, dahil Wendell, Del, abot mo yun. Dello, Dello, wow. Dello. Hanggang sa yun na, tumatak sa utak ko na ako si Dello. Yun na. Well, what's your actual nickname? Or you don't want to say it? Yun din, Del. Dello. Since okay. Bata pa talaga, yun na yung tawag. So Dello talaga. Okay, cool. Flick G. Ayan. What's that about? Nung medyo nagsisimula ako, may pinapakinggan ako ng dalawang rapper na parang addict na addict talaga akong pakinggan kung sino sila. Sila yung member ng Death Threat. Pangalan nila si Conflict tsaka si Glock 9. Yung Flick galing sa Conflict, yung G galing sa Glock 9. Silang dalawa yung inspiration mo. Ayan. Nung ako yung medyo nagsisimula pa lang. Pero marami rin ako naging inspirasyon tulad ni
Kuya Drew, si Sir Francis M, mga Rap Public, mga senior namin yan. Kaya, pero yung dalawang lang yun yung pinagkunan ko ng pangalan. Ba't hindi ano, Fran Drew E. Francis M. Fran Drew E, yeah. Smugglers, what are you hiding? What are you trying to hide? Hindi. Yung pangalan ko po galing po yun sa ano, sa bigay lang po siya sa akin eh. Kasi dati sa gang ko siya nakuha. May, dati kasi sa lugar namin, napasali ako dati sa gang dahil sila dati yung parang mga source ng mga hip-hop music dati. Sa kanila lang ako nakakuha ng update kung ano yung mga bagong ano, sound trip sa tambahay namin. O dati mga tapos, CD pa. Oo, no? CD pa. Tapos may Smugglers talaga ron. Ginawa niya lang akong Little Smugglers. Tapos kalaunan sumali ako ng mga rap contest. Hindi na ako tinatawag na Little. Smugglers na lang yung tawag sa akin. Kaya yun, bigay lang siya sa akin galing sa gang. Nice. Because your name is the most interesting, I think. Yeah. Curse one. It's not past tense, eh. It's still present. So why is it? Nung high school kasi ako, nagsusulat ako ng mga rhyme. So naisip ko yung curse one dahil Christian yung pangalan ko. Tapos lately, nung pagtagal, curse one, siguro may mabuting sumpa din. Maybe it's a blessing in disguise. Yun lang. Pwede. Pwede. Okay. Thank you for sharing your names. I just want to ask rappers that all the time because, you know, Art Dizzle doesn't work for Robin. So I just want to know how you get your names and all that. But it's great. I really like how you all came up. Nickname, things from the past, you know, and then you, your inspirations. And then, Curse One. I like that. Friend TV show, eh? Please watch Curse One. What? What's that about? I'll watch it. How do you guys write music? Is there like one beat and then you both just come up with your own parts and sing it together? Pagkakataon na nauuna yung beat then sulat. Meron naman minsan nauuna yung sulat then saka hanap okay. Yung beat na mas babagay. Yes, and how do you guys just call each other just like, "Hey man, I have half a verse. Can you finish my verse?" Or how does that work? Oh, ganun yung ginawa namin yung nakakamiss parang nag-chat na lang kami. Okay. Messenger. Messenger pa yan. Ito yung ano, ito yung MySpace. Huli kong ano, ito yung huli kong word. Tugtungan mo na lang. Tapos siya na bahala. Oh? Ganun. Basta maririnig na lang kung ano, yung pattern ng instrumento. Cool. Where is the song available? Spotify? Ayan, Spotify. iTunes. Ay, iTunes. iTunes, ha? YouTube and... Magkasama na. U-Tunes. iTunes, tsaka YouTube, yan. Amazon. Sa Google Music meron din. Saan pa ba? Rap acoustic version nun. Ayun, rap acoustic. Meron din. I wanted to ask about rap battles because I love how they work. I love the concept. I love the concept because I love professional wrestling. You know that? And they do that a lot. Like if you guys are my age, like The Rock back then, he's not rapping, but it's his job to make fun of the guy in front of him, like intellectually. And you guys do that. So fast. You guys do that with no... With what? Did they just give you a topic or you just on the spot? Kada battle, binibigyan kami ng 1 month para maghanda. 1 month to research on your opponent? Halos. That is the biggest hate crime I've ever heard. Wow. What a way to say it. Pero may mga improv. Verbally. I know. There's a lot of improv. That's why it's amazing. But you can't improv without knowing real things about the person. Yeah. Now, what if you actually personally know the person? Have you ever done that? Like, you know the person you're about to battle? Kami, nagbattle na kami. Or are you still friends? Did you like laugh when he said something? Siguro laglagan, mga sikreto, mga nakakatawang. Oh my gosh. Mga nakakatawang ano lang. So, when do these rap battles happen? You put them on your YouTube page, right? Where is that YouTube page? Una kasi ano eh, ang history lang nung kung saan kami nakilala, Flip Top, para magkakakilala lang kami, tapos naisipan namin na gumawa ng invitation from Enigma. Okay. Na sa battle na gano'n. Tapos, nung una hindi kami talaga aware or na-expect na mag-viral kumita. Oo. Okay. Ayun, nung simula kasi hindi namin alam talaga na puputok eh. Parang ginagawa lang namin to talaga para sa kultura namin para mapakinggan ng ibang mga rapper, yung ibang aspiring rapper, yung mga baguhan na rapper.
Tapos biglang pumutok talaga, naging viral, million views, naging mga... So, sa tulong na rin po ng ano, ng Flip Top. Pero bago pa yung pumutok pa yung Flip Top, katulad nito ni Delo, ni Flicky ako, bumabattle na po kami dati sa streets, mga amateur contest. Pero wala pa kasi ganung social media, no? So, walang video, walang ano. Pero kahit sa mga simpleng events lang, pag nagkahamonan talaga yung mga rapper dati, battle na agad. Well, naman, they should do that for guitarists, di ba? Guitar battles. I'll lose, but I'll start it. Now, during the break, Flick G was counting to 8 and backwards. I was asking if that was a song. Is that, and he told me that it was an exercise. So to all of you people who want to rap, this is an exercise for you to do. Tell them how to do it, because I won't be able to sample it. Magbibilang ka lang ng Tagalog ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tapos bibilisan mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, hanggang maubos yung... Okay, that... So... That should be yung mga contests online, yung Salt Bay, whatever. You should do that. You should the hashtag. I mean, what's the name of that exercise? Is there a name for it? Pangalan natin. Hashtag isa to walo, and then go backwards. Then just tag people to do it. See if they can do it. Grabe yan. That's intense, man. That's one great way to enunciate and get your timing right and rap. Yeah. So thank you. Everyone, you learned that here on the road show, where we're not really rappers on the show. I can't even wrap paper, guys. I'm so bad at it. I just like to tear it. Now, they are here to promote this one song altogether. What is the name of this song? And why is it so important? And why are you all singing in it? Title po neto, Nakakamiss. Ayan. Ito po yung kantang para sa amin na napaka-special. Dahil sa tingin po naming lahat, maiintindihan po ito ng lahat ng tao na saan mang klase, nasa ibabaw man o nasa ilalim, middle class ka man o kung nasan ka man, ano, dahil lahat ng tao alam namin na may namimiss sa buhay. Pwedeng yung kaibigan mo, pangyayari, alaga, anak mo, o yung mga dati mong tropa nung high school, no, or nung elementary. Or basta lahat tayo may namimiss. Mga ex mo. Boom. Si Kerswan, marami rin namimiss yan sa Smartlas. Ayan, tapos binuo namin tong kantang to dahil nga doon sa alam namin na maiintindihan to ng lahat ng tao at kukurot sa mga puso ng mga ating mga kababayan, dahil lalo na yung mga kababayan naming OFW, yung mga bayani nating OFW, especially para sa kanila itong lahat, dahil hindi biro lahat ng mga pinagdadaanan nila, kaya binibigyan namin sila ng salute para sa kantang. Wonderful. Where is it available? Available na to sa lahat ng sa iTunes, Spotify, o yung ano ba sinabi ko? YouTube, Amazon. Lahat ng mga songs nila. iTunes. Ayan, tapos mapapanood mo rin to sa YouTube. Type mo lang, Nakakamiss official music video. Makaka-relate ka talaga dito. Kung gamer ka, o kung basketball player ka, o kahit ano ka, kung chef ka, o tambay ka man, o kahit professional ka na. Basta pakinggan mo tong kantang to, Nakakamiss. It was an honor having you guys, and you guys are my first rapping guests ever. So it was a lot of fun learning and getting to know you guys. You want to do shoutouts to anyone that while you're still on air? Shoutout sa lahat ng mga sumusuporta sa amin, siyempre sa Vertical Brew Music, sa kanya-kanya namin, kay Kerswan, sa akin, kay Flick G, kay Delo, sa lahat ng mga hip-hop sa buong Pilipinas. Siyempre, yung pagsuporta nyo sa buong hip-hop, ay pagsuporta nyo rin sa amin. Maraming salamat sa inyo. Bukod sa pagsuporta nyo sa mga sa battle scene, sana suportahan nyo rin po ang aming mga kanta, mga music, mga albums na paparating at lumabas na. Yun, God bless. Ayan, siyempre, nagpapasalamat din kami sa manager namin, si Miss Maana Chensa. Miss Cecil, maraming salamat din po sa lahat ng tumatangkilik sa OPM. Shoutout din sa Flip Top Battle League, sa Bahay Katay, kay Abadon, sa family ko, sa asawa ko, kay Aiko. Sa lahat ng mga tumatangkilik sa OPM Music,
maraming maraming salamat po sa inyo. Yun, salamat din sa asawa ko, pinabati ko, mga anak ko, Eagle Bishop Analyst. At syempre, maraming salamat Wish, EK, yun nga, maraming salamat sa for having us here. Yun. Yes, ayun, shoutout sa asawa tanaw ko, kay Andre and Annika, and sa Fong family, sa Valenzuela family. At salamat din po kay Miss Mana Chensa, sa manager naman, Vertical Brew Music. At ayun. Ayun, sa Warner Music Philippines, maraming salamat din po. Pabol ko lang din sa asawa ko rin, si Jay, tsaka sa anak ko, si Tashka, si Chase yun. Maraming salamat, salamat kailang mamaan na Chensa, kailang mama Cecil, buong Vertical Brew Music. Kailang Miss Latch, ako. Mabuhay ang OPM! Yeah! Oh, thank you guys so much. It was a pleasure. If you guys have anything new, even if it's separate, whatever it is, please know that you can come back on the bus and promote whatever new music you guys have for all of us. Whoa, so thank you guys so much again. Hey, Wishers! I am Delo. I am Fleet G. I am Smaglad. And I am Cursed One. For more Wishclusive videos, click here. Just click right here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Just click here. Click here. Click here. Click here. Just click here. Click here. Click here to subscribe. Yeah.